mega loud shout out. Nandito pa kami sa daan. Welcome po, welcome. Gina for San Pedro as always. Nangunguna. Busbotchog TV. Good evening. Naku, ano na? Miss Mera, good morning. Good morning. Anong oras na sa Canada? Are you in Canada? Thank you so much. Sorry ha. Thank you. Welcome to Adal Nax, Miss Mera. Miss Mera LJ. Sorry. So we're headed to to see my family sa zoo. So ayan. Anle, mandang gabi diyan. Miss Mama Mia Mix Vlog. Ronald Sassing. Mega mega loud shout out to everybody. Happy Easter. Happy Easter po sa inyong lahat. And Flavio Bagot Sai official, hello. Mega loud shout out. Yan, add kita as moderator. Ayan. Nasa labas tayo, so outdoor ito. Maganda ang ano namin dito. Maganda yung zoom in. Yung interaction mo sa animals is talagang ano, talagang on-site siya. I've been here probably 9-10 years ago. So eto po yung ano namin. It's been a while, right? Ito yung dito kami sa tawag dito sa South Carolina, mapuno. Lahat-lahat puro mga pine trees, oak, ganyan. Pati doon sa property namin, we are surrounded by pine trees. Kaya maganda, walang air pollution. As you can see, walang air pollution dito. Kaya we don't do the smog test sa aming mga sasakyan. So hindi gaya ng California. We always have a smog test pag, I think, 3 to 5 years old na ang sasakyan mo. Dito, libre. Miss MB Butterscotch, hello! Good morning. Good morning po. Good morning, Sisi. Marjorie Tolentino. Miss Mera! You are lovelier, Miss Mera. I love your voice. I think that was yesterday. Nag-BG-BG ako doon kasi nga busy. So, tinurn on ko yung Tinurn on ko yung volume para marinig ko yung boses mo. Ang gaganda ng mga boses nyo. Grabe. pag hindi ko napanood yung ninyo, mga live ninyo. Ayan, Miss Angela Fernando vlog. Pag hindi ko napanood, nire-replay ko na lang siya. Para hindi naman yung dahil parang mandatory. Pero nag-enjoy ako eh. Lalo na pag busy kasi dito sa bahay. Sa bahay namin, ang time ng mga shipping ko sa, kasi nagsusupply, seed supplier ako, di ba? At saka mga roots, mga plant. So, pag busy ako sa mga packing ko, maghapon minsan yan, minsan 2 days. So, pagka nataturn on ko kasi yung mga live, yung mga previous, kahit previous live, may ano ko, parang may mga kasama ako. Kasi sa layo ng lugar ko, hindi tayo nakakapag-socialize sa iba dahil yun nga, andun lang ako sa bahay. Pero parang kasama ko kayong lahat, guys. Kaya masaya pa rin ako. Yeah, thank you. Yes, yes, love. Totoo. Si Javi ang nag-drive ngayon. Ayan siya. Say hello. Ay, busy. Kay dad ko yan, kaya lang naging Snow White na ang kanyang buhok ng 18 years old yata. Right, baby? 18 years old? Your hair's turned to Snow White? I started turning when I was 16 or 17. Ay, 16 or 17! Ayan, kaya ganyan, oh. Kaedad ko siya, pero mukha na siyang mukha siyang unggoy na puti. Ayan. Andon si Sheriff, oh. Alam niyo mga sheriff dito sa amin, ang gugwapo nila. Kaya, mga babae talagang, minsan talagang nagpapahuli na lang sila, eh. Para lang maispatan yung mga gwapong mga, we call it popo. Popo. Police. Gugwapo nila. Walang mga tiyan na mga yan. Kaya karamihan ng mga dito, na mga nag-i-speeding, mga babae. right. Clap, clap. Hello. Welcome to my channel. Miss Butterscotch said hello. Hello to you. Ayan.
Ito pa. Hanapin natin ang ating mga kapatid. Nandito sila lahat. Ayan. Papasok na tayo. Natagalan kasi itong asawa ko. Parang hindi yan ano eh. Hindi yan, parang itong sasakyan na pag walang gasolina, hindi yan ano, hindi yan aandar. So siya, gustong-gusto niyang bumili ng pagkain niya dyan sa gilid-gilid. Kasi andyan ang McDonald's, andyan ang mga Taco Bell, andyan ang, so yun ang lagi niyang ano. Kasama na yun sa kanyang, kwan eh. Kasama na sa kanyang routine. Ang hirap ano yung pagputi ang asawa mo. Gusto niya lagi yung ano. Although, bawal na dapat. Why are you inserting it here? Lumbasan yung pagkamaldita ko. Okay. Oh, then just go there. Park there. And then you can just swing it. Oh, okay. Ay, ayaw niya magbayad ng $5, oh. I'm in the free, I got a free okay. Natural Roots, hello. Hello. Guys, just drop your, ano, just drop your link dito. And then, mag-anuhan kayo. Magdikitan muna kayo, ha? Mamaya ko kayo dikitan. Kan muna kami. Pasok na tayo. Para makita ang ating mga kamag-anak. And, happy Easter again, guys. Okay, here. So, in order for us to come inside, we pay, it's cheaper here online, $24.99 each, so $25.50. I got it right here. Okay, yeah, $50 entrance. That's why he doesn't like to pay additional $5. So, bagay yung $5, i-ano ko na lang sa inyo. Ayun. So, pasok na tayo, guys. Na akong magpapakita ha kasi mukha akong oranggutan ngayon. Oranggutan. Ito mabitad. Happy Easter, host, and to everyone. Thank you so much for your ano warm wish. Warm wishes, Lito. Ayan. Tignan ko nga kung nakuha ko lahat yung kailangan ko. Ayun. Nasira yung ano ko. Yung, alam mo yung nagro-rotate na. How do you call that one that I use for my blogging? That stabilizer? What do you call that? Oh, the gimbal. Gimbal stabilizer. Kasi ano eh, nung gumagawa ako ng Royal Bibingka, sensitive pala sa heat yung gimbal stabilizer. Kasi never mag-shake itong ano eh. Never na mag-shake itong cellphone pag yun ang hawak mo. And then also, para siyang may ano. Ayan, tignan nyo, oh, parang kabana ba yan? Ang style? Doon tayo. Ito naman ito, sa ako talaga. Walang ka, ano? Walang ka-art part. Yan, oh, ganda, di ba? Oh, that's, ano, Japanese maple. Ganda, oh. Parang ginaya nila ang ano ang mga car or ribbon and gun. Kulang na lang talaga doon sa ano ko sa likod ng bahay namin ano eh unggoy. May mga saging na. May mga saging, may mga puno, may mga jojoba, mansanas, nectarine, peaches, mga ubas. Blackberry, blueberry, ano pa bang mga ano doon? Abas. Ano ba yung mga meron ako doon? May mga duhat din ako. So kulang na lang talaga. Unggoy kasi mga rabbit, mga wild. Hello, Miss Virginia Tabanao. Guys, dikitan nyo yung mga ano natin, mga bisita natin. Dikitan natin yung mga kasama natin dito na
mga bago lang, guys, please. Miss Pinky Gray, hello! Happy Easter! Hindi ka ba nag-live yon? Sino may live ngayon? Para sila yung unang anuhin ko din mamaya. So, ito yung... Makikita niyo yung zoo dito sa amin sa South Carolina. Napaka-simple lang. And then, you can also get in touch with the animal site talaga. Marami na rin ako napunta ang mga zoo, pero yung gusto ko yung tame, yung ano, yung mga animals, yung ano sila, okay sila, hindi sila nakakatakot. And dito sa naglakbay ng mga ito kasi siyempre na kwan yung habitat nila eh. Oh my God, I love that. Oh, ganda. Ay. Baka magbombatroom pa yung asawa ko. Pipigilan ko na lang. River banks. So, may membership sila. Oh my God. Yan. Napakaganda, oh. Hi, Ronald! Thank you so much po sa pa-member. Jovelyn! Okay, Flavio Bagot sa'yo, official. Thank you for coming. Dito ako sa shade para makita ko kayo. Miss Mera, Mera LJ, Pinky Gray, Miss Virginia, Angela Fernando. May live ka rin kahapon kasi nakita ko din. Nanood din ako pero hindi lang ako nakapag-comment dahil na busy. Okay, pasok tayo. So, kapag ano, pagka nakakuha ka na ng ticket mo, you don't have to fall in line dito. Although wala namang ano ngayon. Wala namang pila dyan, pero sa gabal pa rin. Okay. So we have map here. Yan. Oh, I got one already. Hello. Thank you. Ako patay ako, meron akong time music. Adventure photo. Ay, ang cute ng mga bata. Ang ganda ng buhok. Tingnan ninyo. Sandali ha, pakita ko sa inyo. Ang cute, cute. Ang cute ng ano niya, oh. Ulo niya, oh. Oh, kita niyo. Tama na. Bata. Ayokong ano. Restaurant, giraffe, penguin. Guys, alin dito ang una niyong gustong makita? Tell me. Alin dito ang gusto niyong makita ng una? But let's go. Let's go. And of course, kangaroo, yeah. Oh, look at that. I want to be a kid again. I think I was deprived when I was a kid. I never had this bubbles. I never go to the zoo. You have to construct your own, ano, your own toy. Guys, sino sa atin ang makaka-relate? Mga bata tayo, wala tayong mga laruan, kundi kung makakapulot tayo ng ano, manika na walang ulo, detachable, ano mo lang siya. Kailangan ikaw ng ano, magremedyo, di ba? O kaya yung mga syatong. So, Eastern time, nandito kami. Ay, Easter. Naturally clean water. I don't think so. Don't smell very clean. Yeah. So, dito tayo sa kangaroo. Walkabout entrance. Dito tayo sa kangaroo. All right. And of course, I'm always attracted with variegated plants.
barricaded siya. And alam niyo guys, dito sa ano, dito sa South Carolina, itong mga ano, itong mga puno ng itong mga bamboo trees, napakadami. So okay sila sa lamig. Kasi dito nag-i-snow din siya pero hindi kagaya ng ano, other East Coast. Yun ang kangaroo, oh. Nag-enjoy sila, oh. Guys, yung kangaroo, tignan natin, lapitan natin. Ha? Ow! Ah, don't cross the rock. Okay. Buntik ko ng ano. Yun, oh, kangaroo siya, oh. Ayun. Tapos dito tayo sa kanyang mga nanay. Ayan. Dito tayo. Sandali, ha. Dati. Sandali, guys. Hello. Dati, nandito sila sa amin. Bandang hapon. Do not cross. Do not cross daw. Okay, do not cross. Nagchichilak sila, oh. Yan. Ayan sila, oh. Thank you so much sa mga bagong members natin, guys. Nakarelax sila. Usually, nandito sila sa atin eh. Ay, ayun, oh, sandali. Anong ginagawa niya? Sayang din natin makita. Ba't ganun yung paa niya sa harapan? Kita niyo yung paa niya sa harapan? Para, oh, nagdidig siya. Ay, yan yung may ano, may baby sa loob ng ano niya. Loob ng tiyan. Okay, doon tayo sa iba, ha? And guys, don't forget to thumbs up the live as you enter here. Redneck wallaby. The male redneck naked wallaby's reddish brown neck mates makes it easy to distinguish. Wallabies cool themselves by licking their hands and forearms. Pag mainit daw. Yan. Dito lang sila. Lagi, oh. May pang-picture pa kami noon. Nakaupo sila dito, pero dahil mainit ngayon, so they prefer na nandun lang sila sa shade. And then, ang kinakain nila, yung ano lang, mga wheat straw. Aba, we can get a kangaroo in our backyard. Okay, kung walang kangaroo, ikaw na lang ang ano, lundag-lundag. Base camp. Let's see. Sayang, ano, dati pwede mong lapitan yung kwan eh. Pwede mong lapitan yung mga kangaroo. Pero dahil nandun sila sa side na. Okay, we're walking into the gorilla base camp. Ayan, ang malaking gorilla ko. Ayan, gorilla yan. Ay, sorry ha. Ay, ayun. Ay. Oh my God, look. Look, guys. Ayun sila, oh. Ano kinakain nila? Tingnan ninyo, oh. Parang mga lemongrass yung nandyan. Ay, meron pang isa dun. Oh, nagre-relax. Oh. Ayun, oh. Ang sarap ng buhay niya. Yan. Ay, humiga na siya. Oh, laki ng pet. Oh my God. Yeah, ha? Huh? I know the feeling. Ayan. Yeah. Sino ang nag-i-scratch ng kanyang foot dito? Ay, meron pa doon. Look at that.
Oh my God. Look at that. Look, take a picture of that. Oh my goodness. I only have one phone with me. Hindi ko siya mapicturean. Oh, guys, oh. Minsan sa pagod ko, minsan eh, nandun ako sa ano sa garden. Hindi ko na may akit yung sarili ko. Gusto ko nang ihiga talaga dun sa ano, raised bed. Look at that, di ba? Oy! Ayun! Oh my God! Ang laki ng problema niya, oh. Oh, sino nakaka-relate nito? Ang laki ng mga problema nila. Oh my God! Ang laki ng problema. Ang laki ng problema niya. Yan. Ang ganda ng post nila, oh. This too. Come here and... Oh my God! Diyos ko, ganda ng mga posing nila. Yung isa, oh. Para sa... Oh my God! Mm. Yan, pagpagod sa bukid, ganyan ang itsura natin. Mm. Oh, yung mamaya baka may maglampungan dito eh. Oh, nakataas pa yung paa. Paano ka makakala? How do you, can you do that? Video that one. Can you video that? Nakataas ang paa niya bago na nakahiga. Shoot. Look. Look. Oh my God. Ay, yung isa nag-ibang position. Ay. Ay, laki ng problema nito oh. Gumagawa siya ng ano, ninoy. Okay, sa ano magpapaninoy tayo? Sa 26. Ay, ang ganda. Ito ang kanilang lola, oh. Matanda na yan, kaya na nagsasunbating siya. Nagsasunbating. Oh my God. Ang sarap ng ganyang buhay, oh. Oh, di ba? Parang tayo sa Pilipinas, oh. Marites, Marites. Ayan. Sige. Bigyan na natin sila ng ano, konting time. Oh, alam niyo kung meron daw silang ano, sabi nila dito, oh. Kapag may sugat daw yung paa nila, they are trained na ipakita. Ayan. Tapos, ayan, kung sila'y buntis o meron silang heart health. Ganda, di ba? Ayan. Ayan. Yung workers dito, na-train sila na ipakita yung ngipin nila kung okay or hindi. Ah, hindi, hindi sis. Na-train na talaga mga ito. They're well-trained. So marami din tayo mga kasama dito na ano, na tumitingin. So, labas na tayo rito. In the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand, and we will understand only what we are taught. That's the African naturalist and poet. Naturalist din ako, kaya lahat ng mga nasa farm namin, all organic talaga sila, all heirloom, and then lahat ng mga ano namin, mga animals namin, we provide the most utmost ano care sa kanila, kasi pag healthy sila maiiwasan ang sakit. Liver Banks Conservation Outpost. We do that later after my live. So enter tayo dito sa bahay na bato. Tignan natin anong meron dito, ha? Okay. Let's see. Ay! Ang haba. Hello! Ang ganda ng buntot nila, oh. Maraming klaseng monkey. Depende dun sa lugar. Ay, ang sarap kumain na ganyan, oh. Nakahang na yung bunganga lang ang ano. Okay. Ganda, di ba? Mm. Beautiful.
Hi, Boss Botchog. Sheila, hello. Javelin. Ayan. So, let's keep going. So, pasok tayo. Yes, thank you. So, bawat country, iba-ibang klase ng unggoy. Cute-cute naman niya. That's so cute. Ang tawag dito, squirrel monkey. Ay, asan na siya? Ay, that was fast. Squirrel monkey yan. Ang liit-liit niya. Ang liit-liit niya. Alam niyo yung kaibigan ko, gusto niyong mag-alaga ng ano, I think it's a monkey na maliit. Parang, yung ano lang, yung sa point finger lang kalaki. Pero, sabi kong ganon, parang hindi magandang investment yan. Friend, sabi ko kasi, I think, ano yata, umaabot yata ng $3,000. Sabi ko, hindi ako mag-i-invest ng ganyan sa, ano, sa animals lang kasi pag nagkasakit pa yan, mahirap. Yeah, those are squirrel monkey. And let's see kung saan matatagpuan yan. Okay, kung saan man yan. Saang banda. I think that's ano, North America. Yata. Ang liit-liit niyo, guys. Sandali, pakita ko sa inyo. Napakaliit. Ay, where is it? Ayun siya. Oh, sorry ha. Sorry. Ang liit. Oh. Ang liit niya. Ang liit. So, squirrel. And here. What do you call this? Ringtail lemur. Oh, lemur. Yung pag-pronounce ng asawa ko, ring-tailed lemur lang pala. Pinahirapan pa ako. Oh. Ring-tailed lemur. Yeah, ganun. Para madaling maintindihan. Lemur. O, diba? So, hindi ako masyadong kwandyan. Chef Leon! Mega, mega loud shout-out host. And happy Easter po. Happy Easter, Chef Leon. Thank you so much for coming here. Andito ako, binibisita kong aking mga pamilya. Dito kami sa Columbia Zoo. Okay. This is the fishing cat. Ayan. Hawig niya yung isang ano ko. Hawig niya yung isang cat ko. Ganyan ang ano niya. Pero mas maraming spots yan. Snake hunter yung pusa ko. But this one is big. Ayan. And my husband is a hunter. Nakakakuha siya ng mga ganyan at yung mga deers. Marami na siyang trophy na nakalagay sa wall ng bahay ng ano ko, ng father-in-law ko. Pero hindi ako mahilig sa mga ganun. So guys, anong tawag ninyo doon sa taong parang nagda-dissect ng mga animals? Halimbawa, nagpunta kayo ng Africa. And then, pwede kayong mag-uwi ng hinant ninyo. And para hindi masayang yung ano na yun, pwede nyo siyang i-display sa inyong ano, sa inyong bahay, sa living room or somewhere. So, give hug and kiss sa pinsan ko, BFF, Live Reality. Hello, okay, Jovelyn, Nelia, sino dito? BFF Live. Guys, magdikitan kayo, please. Drop your links. And, paki-support nyo ang bawat isa, guys. Golden Lion Tamarin. Ha! Look! Golden Lion Tamarin. Sa next na ano ko ha, magpapahula ako sa inyo sa on the spot para manalo kayo. Ang ganda ng kanyang habitat. Yan. I learned something that, you know, when you take care of animals, kailangan din ayusin mo yung kanyang habitat na kailangan
magmimic doon sa surrounding niya para yung ano, yung adaptation sa paligid hindi rin mahirap sa kanya, para hindi siya magkasakit. Ang ganda, golden lion tamarin, ang cute niya oh. Ang ganda oh. Parang gusto ko yung book na ganyan ah. Golden lion tamarins are endangered due to the clear cutting of their forest home. They're one of the most endangered species of primates in the world. Super, super ganda. I love it. Ay, babay na, babay na. Yan. Para maiba naman tayo ng kan. Kasi yung sa amin, yung sa farm namin, nakaupo kami sa 6 acres. So, hindi naman pwede kung halaman lang yung ano nire-raise namin doon, kasi hindi ko naman makakain lahat yon, yung mga fresh, kasi ang sinusupply natin sa mga farmers is yung mga seed at mga cuttings at saka mga roots. So yung mga gulay, marami tayong surplus every time. So yung mga animals, they also help me, so walang nasasayang. Halimbawa may mga nag-order na isang batch halimbawa na magpi-pick up, and then we harvested that day. Tapos hindi sila nakarating. Which is normal sa mga Pilipino 'yon. So ang ginagawa ko, binibigay ko sa mga sa mga animals natin. Ayan. So walang nasasayang, at saka para hindi sumakit ang loob mo, makita mo sila na kumakain. It's rewarding. So I also learned my lesson na hindi ako namimitas na lang ng in advance. Inaantay ko na lang sila. Kapag napapunta na sila sa amin, dun pa lang ako nag-start. Kasi it takes hours, lalo na kung halimbawa, ako lang ang nasa bahay. So I limit yung mga farm visit ng at least 2 to 3 a day. Two or three family a day. So this is the white-faced Saki monkey. Ay, hindi, lagi siyang lasing. White-faced Saki monkey. So probably Japan ito. Not sure. I just derived that word Saki. They laugh at me when I said he's always drunk. the drunken monkey. And then golden lion tamarin. I think we saw that already. So they have another habitat here. Ay! Ibang klase. Ay, ang cute-cute niya, guys. Look. Ayan. Ay, ang ganda. Thank you, BFF. Yan, nagpalipad si BFF ng ng ating sa super chat. Thank you so much. Meron naman tayong mga pondo para sa ating grand raffle sa birthday ko. Ayan. Ibibigay ko din lahat yan sa inyo, guys. Kaya, support. Hindi lang po akong i-support ninyo. Lahat ng ating mga kapwa vloggers na nandito, guys, please support them. I keep telling you guys, nyo yung bell notification, kasi even them, they're very generous. So, mag-support tayo, huwag lang dahil namimigay sila. But if it's coming from the bottom of our heart, babalik ang blessings in 100-fold. Tandaan nyo yun, guys. And sa akin, I'm happy and I'm blessed. Happy Easter! And I'm blessed na marami tayong nakikilala na mga talagang totoo. Kasi sa vlogging world, marami tayong mga ma-encounter na mga okay, hindi okay. And then yung iba talagang parang it will make your day or it will ruin your day. But anyhow, always stay positive tayo. So, yan. And we call this monkey Geoffroy's Marmoset. Ay, naku, oh. May kamukha ito. May kamukha siya, guys. Oh. So, from Brazil. Honestly, I really want to visit Brazil. It's not because, gusto ko yung mga animals. Guys, dito tayo kaya kukuha ng ating pangpalaro. Oh, dami, oh. Para tayong nasa Italy. Guys, look.
I'm Ashley. I am Ashley. Connect with me too. Miss Ashley, please connect with Life Reality, Merly Mix Blog, Jennifer, Chef Leon. Thank you, Miss. I am Ashley. Boss Bochog, very supportive po yan. Si Angela Fernando, wag niyong kalimutang bisitahin ang kanyang channel, guys. Si Miss Amera, very very supportive yan. Marami tayong mga co-vloggers na napaka-supportive din nila sa bawat isa. And don't forget, guys, na punta nyo din ang bahay ni Doc Jarly J. Laging saya yon, laging saya. And makipag-anuhan kayo, makipag-connect kayo sa kanila, sa kanya, kasi siya, masayahing tao. So, it portrays na kahit pa, kahit yung bagong gising lang siya, galing sa work, and then he has to sleep, he got that time para makapagbigay ng saya. Kasi yun ang outlet din niya. Ay, ano yun? Ayun, guys. Half month, two toads last. It's a slas. Oh, guys. Akala ko, ang slas noon, hindi totoo. Until I saw them with their claws. Oh, my God. Favorite na mga babies ito, slas. May book na about slas. Who knows? One day, I can write a book about animals. So, lahat ng mga endangered species, they conserve this. Kagaya ko, kinoconserve ko yung mga soon na magbabanish na mga heirloom. Yung mga seeds natin na mga endangered species na I collect them all parts of the world. I don't really mind if I spend a lot of money doing that. Kasi, ay, ang ganda, oh! Alam nyo, nakikita ko dito sa trellis na to. Look at that. Yung upo ko na mahaba, yung 129 inch long. Pwede dito para hindi na ako hindi na ako magdig sa earth kasi yung lupa mismo ang mag-a-adjust sa upo. So if I have this trellis, oh my God, mahal kaya ito. Kasi ang ginamit nilang poste, hindi basta-basta. Ayan. Anong tawag natin doon sa Tagalog, guys? Oh? Diba, sa Pilipinas, sabi natin, nuno sa punso, yung ganyan, oh. Ayan. Pero dahil true time na build yan ng mga ewan ko kung ants or something. So ano na yan, maganda. Hindi yan basta tutubuan ng mga grass. So ideal yan pag gumawa kayo ng salted eggs. Yan ang ilagay ninyo, mix with salt para maging oily ang salt eggs. See, binibigyan ko kayo ng konting tip at the same time. Yan. So, pasok pa tayo. May mga name. Kazi, si Macy, si Acacia, si Patrick, Mo, Zakota, that's the one that we saw a while ago, Senzu. Ayan. Ay, yung maliliit, sila ang 2018. Silang pinakamatanda. Okay. Saan pa tayo? So, ganda niya, garden. So, parang itong bathroom na ganito na build sa bato, parang sa Baguio. Nakapunta na ba kayo sa mga ng mga con guys, yung mga bayan ng mga, doon sa Ifugao, Igorot na tawag, okay. Yeah, yung mga nila ganyan, ang lalalim. Yung bathroom nila. Na, ka lang doon, upo ka lang doon sa between ng bato, shoot na doon sa ilalim, hindi ka na kailangan magbuhos ng tubig. Pero na, super lalim yon. Mga bangin.
Endoki Bridge. Endoki Bridge. Okay, let's go. Cute siya, oh. Sana may ano dito. Alam niyo yung parang bagging. Para pwede tayong ano. Yan. Anong halaman ito, guys? Ito yata yung bangbangsit. Yung magandang bulaklak. And that's lemongrass. Saan tayo? So, dito mga rhinos. Oh, line. Oh, linya-linya pa pala tayo. Linya-linya pa pala. Kuna talaga ng asawa ko, guys. Ayaw niya magbayad. Ah, so pwede mo ano? Pwede mo siyang ipet. Pwede mo siyang ipet. Pero pag ano, guys? Oh, pero pag oh. Kuripot mo talaga. Sana hindi na lang kita kasama. So every time you touch him, you pay. Look at that, guys. Look. Kuripot mo. Ang ganda, oh, ang taas nun. Yan yata yung ginagawa nilang ano. Yan yata yung ginagawa nilang I forgot the name of that ano plant, pero yun yung ginagawa nilang tequila. Ano bang pangalan ng plant na yan? Na sa Pilipinas, hindi natin pinapansin, yun pala yung ginagawa nilang tequila. Sarap ang tequila, guys. Basta drink with moderation lagi. Huwag yung ano, ilagay sa ulong pag iinom. Hindi ako madaling ma-knock out. Pero kailangan talaga ano. Kailangan kumain ka at least an hour before ano. Oh. Anywhere. Let's just okay. Yeah. Nilagyan nila ng ganito dati ano eh, pwede kang pumasok sa loob. Bagong ano lang to oh. Siguro dahil ano yung during pandemic time konti lang ang workers. So nilagyan na nila ng bakod para sa ganon, hindi mahirapan yung mga nagtatrabaho dito na Yeah, let's have that. Yeah, now. Oh, parang bata na tong anak ko. Ay anak ko. Asawa ko pala. Guys. Ano nga? Bayad tayo. Okay. Hello. Kain tayo, guys. You want something to drink or you want like an ice cream roll? For now. Vanilla, yeah. Vanilla or chocolate. You don't have chocolate right now? No. Okay, that's okay. Yeah. And a cup. Oh, yung cute. Yeah. Mmm. Yeah. Yan. Dugudug. Kuripot. You want me to pay? I can say whatever. Oh. Kuripot. Bayad tayo. Ay, $14.99 lokohin ko nga ito. Buy me one like this. Ah. Hindi pala. Ayan.
Dali, magbais tayo, guys. Itong bayaran ko, para pag mas malaking purchase, yung pabayarin ko. Kala niya, may isa niya itong, ano, pinamapya. Okay, yeah. Okay, bilis, oh. Kinuha niya kaagad yung, ano ko, card ko. That's real. Oh. Oo, oh, BFF, ano naman, kasi hindi, kasi akala niya kasi, dahil wala akong trabaho, nandun ako sa bayan, hindi ako pwedeng mag-card. Aba! Kahit bigla tayong pumunta ng Europe ngayon, pwede. Save the best for last. Yes, happy-happy lang, guys. Happy-happy lang. Alam nyo, pag nasa edad na kayo na ganito, ang gusto nyo lang talaga is to seek ano peace, freedom, and freedom is not free. You really have to sacrifice a lot para makuha yon. And kung dati-dati, ang kapal ng mga cards ko, kasi lahat ng purchase ko noon, puro card, lahat card. And then, not realizing na nagiging slave na ako ng paggamit sa card kasi tuwing sweldo, siyempre, magbabayad ka ng mga responsibility. And I was able to get rid of that nung ano na, siguro mga 3 years after na nasa South Carolina ako. Kasi sa Silicon Valley, wala kang ginawa kundi magtrabaho. And lahat ng purchase, karamihan, card ang gamitin. Okay guys, upo ako sandali ha, para, kan kami, magpakita na ako sandali sa inyo para makita nyo yung pagmumukha ko, mukha akong oranggutan. Ayan. Oo. Say hello. Ayan. Yeah, kayo, wag kayong ano ah, mag-asper na magkaroon ng bana. Tingnan nyo muna kung may laman ng bulsa. Ayan. Ay, oo. Kasi, like me now, na-enjoy ko yung ano. Guys, sa totoo lang, nung una, hindi talaga ma-understand ng asawa ko bakit hindi ako magtrabaho. Eh, sabi ko, bakit ako magtatrabaho? Sabi, nag-ano na ako, 'di ba? Nag-retire na ako ng maaga. Eh magtatrabaho ako siguro kung bubuhay pa ako ng isang dosena ng pamilya. And hindi na, kung kami-kami lang na dalawa, ay magtatrabaho ako para sa kanya. Hindi ah. Magtrabaho ako para sa sarili ko. Para sa ganun, kapag may ano sa Pilipinas, may padala ka man lang. Pero para sa asawa, hindi ganun ang sakripisyo. Kasi trabaho lahat sa akin yun eh. Maghugas, magluto, lahat. Na, tumutulong din naman siya kasi marunong siya magluto. Pero ang ibig kong sabihin guys, kapag nasa edad na kayo na kagaya ko, almost 60 years old na, gusto mo lang yung ganito, yung konting ano lang, kailangan may good time din. Hindi puro trabaho, kailangan balance yan. Mama Mia, mega loud shout out from Merly Mix Vlog. Oo, BFF, yung ano ko talaga, naging trabaho na siya. Yeah, naging trabaho na siya dahil mas marami pa akong time na ginugugol sa pag-ship ngayon. And hindi ko lang ma-infiltrate ang Amazon ngayon kasi kulang ako sa manpower. Eh, pag nag-hire ka ng mga magtatrabaho din, you know, yung mag-hire ka ng employee, kasi pwede na sa amin dahil LLC na yung farm namin. Kaso, you have to provide everything for them also. Kailangan meron din silang space, meron silang kwarto, meron silang sariling mga computer para matulungan ako. But the thing is, yung privacy mo doon, nawala na rin. So, for the meantime, habang kaya ko pa, doon lang muna ako sa eBay. Pero nito naging ko ng dagsa ng orders kasi dahil doon sa ano, dahil diyan sa
ano, dahil dyan sa strike ng mga farmers sa Europe. So, marami ng mga kababayan natin na nag-i-eBay na to buy their, ano, to buy what they need para makapagtanim sila. Hmm. Holiday ngayon si Inday. Yeah, yeah, kailangan tayo magtanim kahit konti lang kasi pwede naman sila sa pot eh. Fine, 5-gallon pot para sa inyong mga seeds, para sa inyong mga pepper. And make sure na wag niyong ano, wag niyong lagyan ng madaming mga plant doon sa isang pot lang kasi magkakaroon sila ng competition. Hindi sila magiging ano healthy. Always ano, quality over quantity tayo, guys. Yan. Alam nyo, magka-copyright na ako dito kasi may music dito eh. So, hopefully, huwag naman. From Mylene Janolan. Hello po, Ma'am Eden. Life Reality Vlog. Guys, yung ano niya kagabi, bisitahin nyo din mamaya yung kanyang live kagabi. Kasi, pag hindi nyo pinanood yung last na, yung after ng live, hindi natin makikita kung ilan yung mga ano doon, mga nanood after live. So, after the live, siguro after an hour or two, pwede nyong puntahan. Anong oras na dyan sa Pilipinas, guys? Alright, mag-ano tayo? Mylene, hindi ka pa naka-ano sa akin? Sandali, ha? Ayan, na-add na kita, moderator. Ayan, hindi ko napansin. Oh, dali ha, mamaya tayo mag-ano, kung meron tayong time na maghulaan. Oh, okay. New account. All right, new account. Automatically, guys, i-drop nyo kaagad yung link ninyo dito. Yung kasi yung mga pumupunta dito minsan, mga ano lang, mga magbibiji-biji lang, at least makita nila yung naka-drop na ano niyo channel niyo. Mapuntahan nila kayo kaagad. Yeah. And then magbakas lang kayo kasi minsan meron tayong mga vloggers doon na marami silang ano, marami din silang mga supporters from different vloggers. Ngayon, hindi nila alam kung saan kayo galing. Yeah, kung doon sa ano niya, doon sa mga friends niya din. So, mas maganda na ano, mas maganda na makapag-iwan tayo ng bakas. First time to siguro magkakaroon ako ng CPR. Okay guys, hula tayo. Ilang itlog ang nakita ninyo today? 50 lang muna ha. Members, not members? Okay lang. Non-members? Okay. Sa 50 muna tayo. Ilang itlog ang nakita ninyo? Thank you, Mayet. Okay, 4, 5, 4, 6, 6, Jovelin 4, Jesse Selmo 7, 5, 9, 5, 7. Okay. Ha, hindi nyo siguro napansin yun, no? 3, 10, nandoon sa mga ano, sa mga unggoy, nag-happy Easter sila kanina. Okay, yung total na nakita niyong itlog today. Jesse, Jovelin 2, Mylene 9, si Jesse Selmo 1, Jesse 12, Anim 13. Hindi niya napansin ano.
12, 18, 9. Ano yung 18, 9, Jesse? 18, tapos das 9. Jobalin, wala. Wala kang nakita. Natulog ka siguro na. Baka susunod na hula, pag malaki na, ligwakan ang gagawin ko. Pag maling hula mo, ligwakan na. Wag muna. Andito tayo sa ano. Tignan nyo yung mga... Maliwalas siya, guys. Ang lamig pag may bamboo. Napakalamig. Ayan. Kaya hindi siya invasive. Baby, look. The reason why they're not invasive here is because it's concrete. It stop them from ano crawling. Ayan. So ako na siguro magpapalitada doon sa ano namin. All right. Nagpatulog kasi ako sa bunso ko, Ate Adel, kaya hindi napansin. Okay lang, Miss Jovelyn, kasi kaya nga hula eh. Huhulaan. 30. If there's bamboo, there's panda bear. Ala, ito yung panda bear natin, oh, yan. Oh, busy. Mm-hmm. Maliwalas dito. Tapos na ba kayo manghula? Okay. Doon sa 50, may nanalong isa. Ang answer, I think isang itlog. Pero kung mali ako doon, i-rectify ko yun, ha? Pati yung sinabi kong isa, mananalo na lang yun. Pero, mamayang ano, i-ano ko sa inyo kung ilan. Pero, ang answer doon, isa. Jesse Selmo siya? Jesse Selmo? Okay, ngayon, Jesse Selmo. Na-answer mo yon. Another 50. Anong kulay? Anong kulay? Sabi niyo sa akin yung kulay ng itlog na nakita ninyo. Miss Jesse Selmo, kung hula lang, bagsak ka na doon sa kulay. Anong kulay? White, golden. Ala, Jesse Selmo, talagang nakahula ka kanina. Anong kulay? Binanggit ko kanina yan eh. Okay, may isa brown, pink, brown, blue. Dalawang kulay yun eh. Dalawang kulay. Yung mga mananalo na mga kapwa vloggers natin, ipapalipad ko na lang sa inyo, ha? Okay, golden, yellow, orange. Slimlet, hi! We are guessing here. We are in Columbia Zoo here in South Carolina. And we are on guessing time. And since it's Easter, there's an egg here that I showed you guys, and there's a color and the quantity. Okay, brown, yellow, sabi ni Jovelyn, red, orange, yellow, orange. Okay, ang panalo dito, let me see, ha, baka ano ako dito. Tignan ko yung una na nagsabi. Okay, white, golden, congra, okay, brown, blue, gray, yellow, gold, gray, orange. Oh, golden yellow, golden red, yellow, yellow orange. Okay. Okay, guys, stop na, may nanalo na. May nanalo na. Nanalo si Merly Mix Vlog, yellow and pink. Yellow and pink. Yeah, hit the like and subscribe button, Slim. Yeah, that's what they do, Miss and Slim. Once they go to your channel, they always
they always hit subscribe and like button. BFF, bahala ka na dyan makipag-anuhan, makipagdikitan sa kanila, ha? Marley, makipagdikitan ka din sa kanila. Boss Bochog, makipag-anuhan ka na lang dito sa mga ating mga foreigners. Yeah. Connect with each other, guys. Connect with each other. Okay, sumunod. Sige, wait lang. Ito, madali lang ito, ha? Madali lang ito. Nag-order lang asawa ko ng ano, ng... What is this? Pods? Anong tawag nyo dito? Baby, what do you call this? Okay na natin. Sinabi na niya yung sagot. Wala na. Just the ice cream supposedly because it's a guest. And you answered. So you pay me. You pay. Aba, siya pa yung may ano galang. Wala na, sinabi niya yung answer eh. Vanilla ice cream, oh. Tapos eh, ginaganyan yung kamay niya sa akin. Ako pa magbabayad. Eat it. I don't really. I'm not really. Alam nyo guys, ang ano nila, oh. They cheated on my ice cream. Walang laman sa loob, oh. Oh, walang laman. Ay, napaka ano nila. What is this? What's that, right? Oh. Walang laman sa loob. Ano bang hugis yung patawarin? Bastos naman nila. Ano bang ano ngayon, araw na to? Happy Easter, everyone! Yes, Happy Easter! Hindi ko masyado, I don't really, ano. So, Easter... Easter time, guys, is when everybody goes to the park, everybody goes to the beach, everybody goes to anywhere that have, especially to those who have kids, kasi this is their time to enjoy socializing with other kids, hunting for eggs. Eh, sa akin, sa amin, hindi ko sila pwedeng paghuntingin ng itlog kasi totoong mga itlog na sa akin eh, mga goose eggs at saka duck eggs. Wala na akong ano, gagawing salted eggs. Tunay na mga eggs yung hunting ko eh. Ready to go? Yeah. Kanta, you guys. Aba, see? Tignan nyo guys, oh. Mas madaling buhay pag ganyan. Meron tayong kari-kariton. Yeah. Siguro ano yung mga yan? After yung ano kasi, after ang misa, after church, usually they go to ano, they go egg hunting. But what we're doing now is animal hunting naman tayo. Ano kaya pakyatin ko yung asawa ko doon, oh. Ay, sandali. Ano meron dito? What is in here? Huh? Oh. Ay. They look like rocks. Slow but sure. Yeah, I want to see their eggs. They're eating grass. Nine mata. Yeah, that's okay. Oh, may kamarites na yung asawa ko, lintik. Kimarites na, bahala kayo dyan sa buhay mo. Diyan kayo sa ano? Diyan kayo sa
Turtle. Yan sila sa Turtle. Tingnan ko kung meron pa dito. Nakipag-marites na, sabi ko sa inyo, guys. Hindi lang mga Pilipina ang mahilig sa ano eh. Hindi lang mga Pilipina ang mahilig makipag-marites. Yan, nakipag-marites na siya. Oh. Nako, sige. So, inaantay ko. Tatanungin mo kung ready ako, ha? Yan. Guys, since planting season, tingnan nyo yung giraffe. Anong nakikita nyo dyan? Anong nakikita nyo, guys? Yung characteristics ng giraffe, anong nakikita ninyo? Ah! Wait! Ito na naman si Pei. Nintik, di maiwan ka dyan. Yung ka sa Pei. Please wait here. E di dito ako. Talaga naman, oo. Yan. Okay. Napansin nyo yung leeg nila, mahahaba. So, ganyan din guys pag nagtanim tayo ng from seed. Kailangan ano, alamin natin kung kailan yung last frost natin kung nandito tayo sa mga malalamig na lugar. Yeah, go ahead. Tapos, kailangan pag nagtanim tayo ng seed, huwag masyadong maaga kasi ang mangyayari doon sa mga plant natin, sa mga seedlings natin, hahabang lang ang leeg nila, like this, ano, giraffe, hahaba lang ang leeg nila. So, hindi maganda. Hindi magiging healthy. Hi, giraffe! Ayan. So, yun yung ano, ha, tandaan ninyo. Huwag magtanim ng hindi tama sa oras kasi pag humaba ang leeg ng mga seedlings ninyo, madali silang mamatay. Yeah. Alright, you want to do that? Okay. How many bundles? Let's get one for you. Let's get two. We'll get two. Okay, help yourself to two bundles, one piece at a time, no petting, only feeding. Oh, one piece at a time. When you say one piece at a time, only feeding. Yeah, just some people try to put it out. Ito magandang ano, lalagyan. Yeah. We can donate our produce here. Oy! Ang haba ng dila niya, oh! Ay! Oh! Now that's a chunk. Oh, give him too. Ay! Oh my God! Ang haba ng... Ay! Ang haba ng leeg. Oh my God! I know. You're getting left out. Hey, she's getting left out over here. That's why we have to donate our organic produce here. Can we do that too or no? Oh. Hindi sinabi na pinicturean, di dapat mag-ano na lang ako doon. Ano ba yan? May picture pala yun? Dapat magkunwari na lang akong ano. No, I can't do that. Hindi si ikaw. Hindi ko pwedeng ano eh. Ayoko na, ano ko na, yung ayoko din nahahalik ka ng mga animals. Yun yung hindi pwede sa akin. Nahahalik ng animals at saka yung dila na ano, yung matatat sa skin mo. Nangangati ako. Ay, ang ganda oh. Oo, sa taas lang yung ice cream pala. Alam na natin sa susunod. Ang haba ng dila, guys. Oo. Ganda oh, na-exercise. BFF, pwede pa ba tayo dito? You think we still can do this? Ayan, oh. Oh, it's better than the one in North Carolina reality. Where are you from, Mrs. Limlet? Where are you from, my friend? Because Miss Life Reality will be coming here one day. And we will be exploring to North Carolina and here in Georgia. There is a Bavarian German town here that the whole town is built like in Bavaria, Germany. It's beautiful setting. That's in Helen, Georgia. And they also have a lot of waterfalls that is so close. It's walking distance. And in North Carolina, I used to go gem mining.
So I already have visited different gem mines in North Carolina. I don't know if it's five or six. Six of them or more. See? So this is in the zoo. So you can do that. I don't know. My body's not built with this anymore. I used to be so hyper ako eh. But probably I will get a body ache. But the kids. I'm 32, how are you? How young? I could do it all the way into my 20s. Oh, okay. Yeah. Started hitting that 30 mark here, but that ain't went slow though. That's true. So what's in here? Hi. Huh? Yeah. Please do not sit or stand on fence rail. Doble-doble, ibig sabihin, nag-jump ang mga ito. Nag-jump yung mga crocodile. Yeah. Oh, look. Bahay. It's a, parang floating house. Restaurant. Well, this is okay here in South Carolina to have crocodiles or alligator, but in Florida, due to the typhoon and all calamities there, the alligators or crocodile there travel from one house to another. Sometimes they cross the street, so it's scary. Okay. Guys, yung pinapakita ko sa inyo to, unahan, sino ang makakakita nito for 50? 50 again? Anong ibon yung nakikita ko dito, guys? Sige, go. Lee Ars, hi, Life Reality USA Vlog. Salamat, ewan lang kayo ng comment, hindi ako makagoto channel. Say guys, anong pangalan ng ibon na to? Say hello! Say hello! Ang itlog niya, pwedeng kainin ng isang batalyon. Hi! Ayan. Heron, kalapati. Jubilin, ang laki-laki namang kalapati niyan. Kung ito, nagra-run siya ng 45 miles per hour. Mabilis. Give jacket, Lee. Lee, ay wala pa siyang jacket. Oh, turkey daw. Hindi turkey. Sige pa. Maghula pa kayo. Siguro pag Okay, yun ang natin ha. Oh, say hello. Cute-cute niya. Oh, parang turkey nga, no? Pero hindi siya ka-turkey. Oo. Hindi mo yan mahuhuli kasi mabilis tumakbo yan. Kasing yan? Kasing tangkad ng bahay. Kasing mas malaki pa sa bahay namin na ibon. Ayan siya, oh. Which one is taller, you or this bird? The bird daw, oh. So, yan ha, 6-footer yung asawa ko. Yan, 6-footer. Dito, ang cute-cute na, oh. 8 to 10 foot siya. Do not tell the name. Do not tell the name. Ito na naman siya. Paalisin ko na kaya siya. Okay, guys. May nanalo na. Ang tawag dito sa ibon na to, na rumaragasan ng 45 miles per hour, pwede siya makipaghabulan sa countryside, is ostrich. Ang nauna, si Merle. Sandali ha, sandali. Let me just retract. May dalawa, yung first two, si Boss Butchog at saka si Jesse Salmo. Wow, galing. Okay. Ayan, naghahanap siya ng makakain. Okay. Siguro, ito kailangan ko sa bahay, no? Ayan, oh. Oy, naku, galit siya, oh. Wala kaming pagkain, eh. Ayan, hi. Naku, ang laki niya. Patay ako pag, oh. Parang kwan yung niya, leeg niya, parang parang sisiw na snake. Ayan. Congratulations, Boss Butchog, at saka si, ano pa yung isa kanina? Na-screenshot ko naman eh. At saka si Jesse ulit. Okay. So, yan ang pinakamalaking ibon sa buong mundo. Pinakamalaki.
may farm dito where they raise ano mga ostrich, pero malayo sa lahat kasi nga ano eh, napakalaking ibon at saka para mahuli nila in case na ang laki niya talaga, oh. Malaki siya. Ang cute-cute. Parang baby pa yan eh. Parang baby pa yan. So, ostrich. Ostrich. Masyadong malayo yung ano? Masyadong malayo yung zebra. So, kapag ano, kapag may mga special occasions, si itong zoo, pwede kang mag-safari camp dito. See? So, pwede niyong rentahan ito at dito kayo pwedeng mag ano, mag-picnic. Ayan. Oo, naghahabol 'yan. 45 miles per hour. So, mga animals dito na malalaki na nakakatakot kasi hahabulin kanila at saka ano, is 'yan at saka mga bear. Yung bear, kung ang feeling ninyo eh dahil mahahabol niya kayo at ano, aakyat kayo sa puno, nako, mas magaling pang umakyat yung bear kaysa sa inyo. Kaya ang ano doon, ang method doon para hindi kayo saktan, mag-ano kayo, mag-estatwa kayo, freeze yourself. Freeze, kahit ginagapang na kayo, mag-freeze lang kayo, huwag kayong mag-recreate ng noise. Kasi minsan, ang hinahanap lang nila, naghanap lang sila ng food. So minsan, yung mga ganito, kapag nakita nyo na nakatali ang mga ganyan, lalo na sa North Carolina, is because the bear is looking for food. Okay guys, ito makikita natin ulit. Anong pangalan nito? Anong halaman ito? Okay, sino makakasagot? Herbian. Yan. Oo, ostrich yun. Herbs. Okay, yan. Pakita ko sa inyo, ha? Dati-dati, pag may nakakita akong ganito, nanghinayang ako eh. Kasi, masarap na, ano yan, masarap ihalo sa pagkain at saka gamot sa ubo. Baho na dito. Oh, God. May farm classroom din. May farm classroom. May grandma's garden. Ayan, grandma's garden. Ayun. Tingnan nyo. Parang gusto kong palitan yung pangalan na yun. Oh. Is this a goat? Yeah, this is a goat. Unlucky, oh. Guys, unlucky niyan. Pag umakyat yan, mas matangkad pa sa asawa ko ng doble. Ito, I think, we call yan. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ano, paano gumawa ng para sa isda ninyo gamit ang ano, gamit ang rosemary. Kung may olive oil lang kayo, tapos ano, may bote na malinis, lagyan niyo 'yun ng ano, lagyan niyo ng mga rosemary sa loob, and then punuin niyo ng olive oil. Pwede niyo ding lagyan ng mga buong clove ng bawang, yung maliliit na bawang, ilagay nyo sa loob. Tapos, isara ninyo at painitin. Ilagay sa medyo mainit na banda sa bahay ninyo ng at least 2 weeks. Para mag, ano siya, para ma-infuse. Ay! Para siyang tigok. Hindi naman. Nagsasunbathing sila kasi ngayon. Mainit na. 80 degrees dito ngayon. Eh, kagabi, 40 degrees. May ano siya, may crown. What do you call this? Is this a llama? Ay, ayoko yan. Nandudura yan. I don't like that. No. Tell them about the llama. What does it do? It spits on you. Punyemes. Ayoko. Oh. So let's get a couple of black people we don't like. Ay, bastos. Ay, guys. Oh, to. Garden, ano. Garden ideas. Garden ideas, guys. Grow your lunch. Ito. Grow your lunch. Enjoy time outside growing your favorite fruits and vegetables. Start small with patio planters or a raised garden bed.
Okay, guys, binibigyan ko kayo ng idea. Ngayon, kung may makukuha lang kayo mga tires, pwede yon. Okay, mga hollow blocks, gumawa kayo ng ganito style, oh, tignan ninyo. Yan. At, eto, pwede na kayong kumuha ng pangsigang, pangsalad. And always, kailangan meron tayong mga halam, may mga bulaklak. Kasi, beneficial ang mga bulaklak na yan sa garden na ganito. BFF, pwede ganito sa likod mo, oh. Tignan mo. Ganda, di ba? Hollow blocks na lang, ilagay mo muna. Yan. Instead na ganito kasi, pag tinitignan mo, parang walang value itong mahal-mahal niya. Umabot din kami ng 1,000 dyan sa mga ganyan. So, it's a good one. And then sa gitna, pwede kang maglagay ng ano, yung sa gilid pala, pwede mong lagyan ng parang upuan. And then meron ka ng tree. So, napakaganda kasi may shade siya. So, it's high time to cabbage, to plant your greens. Ayun. Tingnan nyo. The sound of bees is a sign of healthy garden. Ayan. Hindi ito ano ha, tunay yan ha. Bulaklak yan, nilagay lang doon. Okay. Please do not feed the animals no matter what they say. Ayan. So yan yung seed. Seed ng cabbage. Okay guys, yan. May idea na kayo? So pwede rin nyo yung kama, yung likod ng kama na may ano, may mga alambre. Ano ba tawag dyan? Pwede mong gawing pataas para trellis ng pipino. So, okay, ito yung spitting animal. Yan. Of course, ayaw natin ng ganyan. Kasi they spit on you. So, herbs, napaka ano, importante yan sa garden natin. Kasi, nag-i-invite yan ng mga beneficial insects. Iris, yung purple. Oh, Mylin. Hindi ka ba nanalo kanina, Mylin? Okay lang, yung pagpa-member sa kanila lang yan. Importante, nandiyan kayo nakasupport pag ano tayo. Di ba kinakain ito? Or ano ba yan? Kinakain yan. Fern. I think raspberry yan. So, mga herb ito. Tignan natin kung anong klaseng herb ha. I think this is chocolate. Chocolate herb. We'll see. See, pag napansin ninyo, at BFF, yung herb, it needs to be in a pot. Kasi magiging invasive siya. Mahirapan kang magtanggal. So, ano yan? Chocolate herb. Mahirapan ka magtanggal. Kailangan nasa, ano, nasa pot. I-contain mo siya. Oh! Curled celery ba to? Oh my God. Smells so good. So, blueberry. Look at that. Blueberry. Wow. So, nandiyan sa isang malaking, ano, oh. Host plants for butterflies. So, pag sinabing host plant, that helps ano the beneficial insects para maging healthy ang iyong garden. Kailangan may mga bees. Alright. So, look at this. Ganda. Hold on ha, guys. Ay! Sabi ko, picture niya ako, pupunta pa, parang siya magpa-picture. Hey, come on. Yeah, I like that. Magpa-picture ako eh, pumunta naman sa side ko, siya magpa-picture. Dindig. Ano yan na tayo? Farm classroom. If you want to know anything about farm classroom, I can help. Pero ito, hindi yan classroom, bathroom. Bathroom. Anong plug ito? Ang ganda o, oh, herb din ito. We'll see. I would know. Oh, ano yan? Rhubarb. Yung lettuce na red. Hi, Amazing Charles!
Gitlang Hara, maraming salamat. What is this? Let me see. Another host plant ng mga butterflies. The farmyard. Meron ding railroad dito. Yeah, boarding times is open. May railroad din dito, guys. The farmyard. Andito kami sa ano. Okay. Pakita ko sa inyo yung difference ng mga baboy, ha? How big is a pig? Yung 8-year-old, nandyan yung 8-year-old. Ngayon, domestic pig ang pinakamalaki. Yung wild boar, yung mga alingo yan. Pot-belly pig, yan yung afraid to grow. So, mamili kayo dyan kung ano ang gusto nyong i-grow. Ayan. Itong wild boar, uubusin niya lahat ng mga tanim ninyo. Kahit ilang acres, kahit ilang hectare niya. So, si pot belly, afraid to grow. Ayun siya, oh, yung tiyan niya lang lumalaki. Boss Butchog, Ilocano ka ba? Ilocano ake. Ayun siya, oh. Yun naman yung alingo. Pero, at saka tignan niyo yung buhok niya, mahaba. Oh. Sorry. Diyan kay ano, diyan sa lugar ni BFF, nagkaroon ng infestation ng mga wild boar. Kaya may mga farm na nagbabayad sila ng malaki para lang ma-eliminate ang kanilang mga baboy na napakadami, nasa 1,000. So kung sino man yung makakahuli ng ganung kadami, 1,000, may mga ano yun, may mga reward yun eh. Farmyard train. Ito na naman. Ha? Huh? What's no? I'm not playing the go when it looks like we already know what it is. Visit talaga to. Ayaw ng bayad. Just go. Charging a minute daw to look at the farm animal. Meron lang daw kami sa likod. Kuripot. Ay, ano to? Fern. Yung fern yan, oh. Nakakain yan, di ba? Hindi ko mapalakihan. SW. Anong SW? Pasensya ka na kayo sa ano ko, ha? Sa tunog ng boses ko. Parang galit lagi. Kasi Ilocano ako, eh. Gabriela. Ay! There! Sabi ko na kahit yan, hindi ako pwede. Naman. Punta pa ako dito para magbayad ng 50 dolyar tapos hindi ka makaka... I want that. Diba? Let's explore. Still watching. Greetings everyone from my hometown, Wonders Channel. Nate Zek, thank you for coming here. Alright. My friends and supporters is going to visit your channel too. So please, if they visit your channel, please do the same. And then with me, after I get home, I'm going to sit down and not just watch a short video. I always watch videos. And for those who were here from the beginning to the end, I do the playlist. So, or if I... you guys have a live, I will be there. So that's how we support one another. So we grow together. Ha? Huh? Ano naman to? Kuri-kuripot? I'm going to do a short here and I'm going to tell it budget train. Budget train? Ayan, budget train daw. Ay, ganda. Yes, guys, palablab natin. Lablaban natin lahat sila. For those who doesn't know about love, that means love. Love one another. Ay, ang cute-cute naman ng ano, oh. See, driver babae, bata siya. I think estudyante yan. That they want to make extra money, extra dollar. So, that's their part-time. My daughter,
my second, yung second ko, yung gitna, she used to work in Great America in California. And I said, I asked her, do you really make money there? And she said, no. And I said, why no? Why not? Well, they got good food. So she spent all her money buying food or anything there that she likes. So during payday, she asked money allowance so she can buy more food. So ako pang nagbabaon para sa kanya. But it was an experience. Aquarium, akala ko train. Naghahanap talaga ito ng ano. Oh, anywhere. Yeah, okay. Ay, akala ko sasakay kami sa train. I thought we're going to ride on the train. Are you going to ride on that? It's okay, baby. Dami niyang rason. Oh, sige na. Sige na. Okay. Gets ko na. Bawal maglabas ng pera. Ayun. Oy! Vulture. Ay, kakaibang vulture ito. Oh, ganda, oh. Kakaiba siyang ganda. Yung vulture namin dito sa South Carolina, they are black. And I don't like, this one is nice. Least concern, unlike many of the world's vultures, king vulture don't roam the open savannas. They are found in tropical lowland forests. Yan. Thank you. Guys, can you still hear me? All right. Ang ganda. Okay. Pakiano niyo para hindi ko makalimutan. Boss Bochog, yung ewan ko lang kung PM mo ako ha para doon sa ano ninyo yung mga bago. PM niyo ako para sa inyong prizes, guys. And BFF, pwede mong i-donate yung ano mo sa iba kung gusto mo or palipad ko na lang. Or pwede nating ano, pwede natin siyang i-convert. Uy. Bird garden. Oh, this is cute. Hoy. Ano 'yun? Ang laki ng ano niya. Ang laki ng bill. Alam mo 'to? Sa laki ng bill, pwede niyang ano? Pwede niyang putulin ang wrist mo. Ito oh, mas malaki pa yung kaysa dito sa ano ko. Ang laki ng bill. Naku, pati leeg mo kaya niyang putulin, guys. Nangingitlog siya. Nangingitlog. Yeah, this is a scary one. Nakakatakot. Maliit ang katawan niya, pero yung bill, ang laki, big, ba yan? Big bill? So, toko. Ay, yan pala yung taukan. Yan pala yung taukan. Oversized, brightly colored bills. The birds use their large bills to pluck and peel fruit. Kaya nilang kumuha at magbalat ng mga frutas. And then occasionally eat insects and other small animals. Ay, nako! Carnivore sila. Kumakain sila ng mga animals din. Yeah, toucan. Toucan. Oh, ito favorite ko, guys. Ito, flamingo. Ito mga flamingo. Tunay yan, ha? Hindi plastic. American flamingo. Yan. Okay, guys. Yung mga kulay na nakikita ninyo, bakit napakaganda? You are what you eat. Narinig nyo na yung phrase na yon. You are what you eat. And flamingos get their coloring and their odor from their diet. Tiny fish and aquatic invertebrates provide pink pigments but leave the birds smelling a little fishy too. So, itong mga flamingo, yung mga kulay na ganyan, depende sa kanilang habitat. Ay, anong hinahanap nila sa kabila? Oh, tignan nyo. Ano kaya meron doon? Alam ko na, mga insects siguro. Yun na yung mga earthworm,
kinakain nila yung mga ano ba yun? Yung mga grub na nagiging beetle. Ang dami nila, guys. Oh. I've never seen this beautiful color. Pink, orange. Kala mo patay ang isa, oh. Hindi. Buhay yan. Ang haba ng stem. Flamingo. I've never seen this beautiful color. Kahit sa Caribbean, it doesn't look like this. Kasi malapit sa dagat kasi yung habitat nila. Pero dito, they like it. Which means, yung ano nila, yung vegetables na kinakain nila, healthy. May saging din sila, pero inubos na. Wala na silang saging. Oh. Kawawang saging, oh, nag-iisa na lang. Ganda, di ba? Suso. Ayan. Lahat ng mga nandito ngayon sa live natin, automatic yan na may one entry. Yung sa membership, guys, another entry. So may dalawa na kayong entry. Oh, okay. Yeah. Well, it's really good. Did you take a video of this? Oh my God, I love this. I don't like 30 seconds. I want at least 2 minutes. Parang stick nga yung legs nila, oh. And may numbering. May numbering in case na maano sila. May number sila, oh. Ayun, nakatag. Yan, may mga ano din tayo. May mga... Oh my God, they're beautiful. Doon tayo dapat sa kabila eh, no? Andun ang pinakamaganda, oh. Andun ang lahat. What are they doing? They're digging. Yung isa nakaupo lang. Oh, nest. Okay. Ah! Yung nest pala doon. How can we go there? I wanna go there. Okay. Let's go on that other side. Ano pala yun? Meron silang mga nest, guys. Beautiful. Flamingo eats with its head upside down by dragging its bill through the water. The bird strains out tiny fish, shrimp, and plankton by using its tongue and ridges along the side of the bill. A pigment in the food called carotene. Ayun! Yung carotene, parang sa ano, parang sa carrots. Carrots eh, carotene eh. Carrots from carotene. Ayan. Oh my God, nag-ingay na sila. Nag-ingay na sila. Oh, it's close. May mga itlog sila doon. Hindi tayo pwedeng pumunta doon, guys. Sorry. Sarado. It's close. So far, alin dito ang nagustuhan ninyo, guys? Did you like the garden? Yung garden kung... Oops! Hey, baby, I eat that. Look, labong. That's labong. That's the bamboo shoots there. I dare to go and dig that up. I'll be coming to see you in the jail house. Huh? I dare to dig that up here. I come to the jailhouse to visit you. Narinig nyo, guys? Kapag nagdig daw ako ng bamboo shoots, bibisitahin na niya ako doon sa ano, bilangguan. Ganda. Look at that. Oo, bawal dito. Sabi, ay, siyempre hindi naman ako magpapahalata na kinukuha ko yung bamboo shoots, kaya lang may mga camera, hindi mo alam kung nasaan. Okay, let's go. Ay!
hand-breaded tenders. Dito naman tayo sa ano. Ang ganda guys, ang ganda dito. Aquarium and Reptile Conservation Center. So, Tusker's. Oh, Tusker's Restaurant. What do they serve? They serve, probably they serve what they take care. Like mga, yung mga buaya, kinakain na dito guys. Ano pa? Yun, tignan nyo oh. Ewan ko lang nakikita nyo dito. Yan. Pero ang init ngayon. I doubt na pwede tayong magbaging-baging doon sa sobrang init. Ang ganda, tignan ninyo, oh. Oh. Naka-aircon ng ating, okay. Naka-aircon ng ating mga reptiles. Kasi, hindi pwede sa kanila yung sobrang init. Nasa temperate forest tayo. Nasa temperate forest. So dito, normal ang temperature kahit winter sa labas. Guys, tingnan nyo to. Yan yung corn snake. And ang mga ito, native dito sa South Carolina yan. Oh my God. Ito yung timber. Ito yung rattlesnake. This is the rattlesnake, guys. Yung rattlesnake yan. Oh. Tingnan ninyo, flat. Ang ano niya, oh. Flat. These are dangerous. Any snake na diamond head are very dangerous. So, tingnan ninyo yung ano niya. Yan, oh. Rattlesnake. Tumutunog yan. Tumutunog. So, dangerous siya. Hi! O, diba? So, native ito ng South Carolina. Yun. And, that's so huge. Oh, here. Oh, my God. Ang ganda ng kulay niya, oh. Ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay niya. Parang yung bag ko, oh. May bag ako na ganito ang kulay. Ang ganda. But these are the dangerous ano, species. Pera yung corn. Corn snake. Okay, tingnan pa natin yung copperhead. Ang copperhead, lighter color. That's the most dangerous, ano? Yan, diamond head. These are asparagus, oh. Asparagus, kaya delikado pala na magtanim ng maraming asparagus malapit sa bahay kasi pwedeng, ano, pwedeng pugad ng mga snake. Ay, naglilingkis siya. Ay, ano? Nag-change siya ng ano, oh. Nag-change siya ng skin. Nag-change ng skin. Yan, oh. Yung skin niya, nagpapalit, guys. Kanina nandun siya sa taas. Yan, shout out, Jovelyn. Shout out, Mylin. Boss Bochog, TV, Amazing Charles, Jovelyn, Mylin. And then, itong mga corn na ito, sumasabit yan sa mga puno dito. Marami po kami yan. And mostly yan nasa ano, nasa lugar na mainit at laging parang umuulan. Yan yung cotton mouth. Mira.
Okay. Ito naman. So, sa gabi sila naghahunt ng kanilang pagkain. See, guys? What is it? Is that a turtle? Oh, snapping turtle. Oh my God. Look at that. Look at that. 50 to 60 pound snapping turtle. Ito namang snapping turtle. Pwede niyang putulin ang kamay mo, guys. Nakakain yan, nakakain. Pero, napaka-ano yan, na hindi ko kayang kainin, pero asawa ko, nag-hunt yan eh. So, ingat kayo sa mga ganitong halaman, guys, ha? Kasi, gustong-gusto ng mga, ano, gustong-gusto ng mga snake. Oh? So, kung ang pansin niyo dito, nagka-camouflage sila doon sa mga punong kahoy na ganyan ang ano itsura. Gusto nila yung malamig. Ang haba, oh. Yan, oh. Mahaba sila. Oh. Diamond head. Isang kagat mo lang yan, patay na kayo. Meron din yung mga snake na nag-i-spit. See, nagsiswim sila. Oh? Naku, wag lang. So, they like yung ano. Ha? Huh? Yeah, poisonous ano. Poisonous ang cotton mud. Oh. Alam mo, naghihinayang tingnan mo ang ano nila, oh. Ganyan lang. Sayang yung ano nila. Huwag ako yan, lalagyan ko ng tilapia. Ay, ganda, oh. Lalagyan natin ng tilapia. Mga moon jellies. Alam nyo sa ano? Alam nyo sa... sa totoo lang, mas maraming namamatay sa gat ng ano? Sa kagat ng jelly. Jellyfish kaysa mga pating. Mas maraming namamatay sa toxin, sa poison ng ano jelly. Jellyfish. Kaya guys, kayo na mahilig sa mga dagat, lagi kayong may dalang ano, suka tapos cotton ano, yung cotton balls, kasi ididip nyo kaagad yung ano kinagat ng jellyfish ng suka hanggang sa mawala yung kati. Super kati eh. Ayan. Thank you sa gitnang harang, amazing Charles. Maraming salamat. Ano to? Ano yan? Ano to? Sea urchin ba yan? Hindi eh. Kakaiba? Ang ganda ng ulay nila, oh. Oh? Sea urchin? Let's see. What are those species called? Oh. Strawberry anemone. Oh my God, they're really pretty. Oh my God, that's big. Oh, giant. What do you call that? Ganda, oh. Kakaiba. Ito yung mga ano, mga endangered
endangered species dito. Dito nakuha sa amin. Alam ko yan. Yung parang shell yan eh. Yan o, yung maglalaga ka lang ng ano, ng tubig. Tapos ano, i-dip mo na yung kagad, tapos tanggalin mo. Ay, ang ganda oh. Gumagalaw siya. Ano to? What do you call this? These are Plumos anemone. Ang ganda. Oh, white siya. Sa ocean. Tignan niyo yun, oh, mga shell. May mga ano yun, mga pearls. Naglas yan, oh. Yan. Parang ano ng oyster piñata. Oh my God, ganda, di ba? Alright. Malaking aquarium, oh. Malaking aquarium. Ganda. Dati guys, ang hilig-hilig kong ano, ang hilig-hilig kong mag-sea-diving. Tumira kami sa malapit sa dagat ng 8.5 years sa Pilipinas. Ayan. Hey. Finding Nemo. Finding Nemo. Oh my God, yung eel. Yan, yan, masarap yan. Sino sa inyo nakakuha, nakatikim ng eel? I-marinate mo lang yan sa ano, sa soy sauce, bawang, suka, sarap. Oh, yan. Okay. Ingay yung mga bata. Oh my God, look. Have you ever seen this? Tingnan niyo, oh. Beautiful. I see a black Nemo. Yeah, Nemo. Ay, ang ganda. Nemo. Mommy. Oh. Mommy. Kakaibang ano. Kakaiba ito. My God, they love it. Ganda. Oh. Di, anong klase to? Clownfish, clown. Ito sila, oh. Clownfish. Tapos, bubble anemone. Itong bubble anemone, mag-share sila symbiotic relationship. Parang mag-asawa daw yan. They both help each other. The anemone's stinging tentacles provide protection for the immune clownfish. So itong tentacles niya, nag-provide ng protection dito sa mga isdang yan. So yan. Ang ganda. Super. Ah, dito pa rin ako habang pinapanood pag Jollibee ni Ate M. Oh, maraming salamat. Amazing Charles. Thank you. Miss M, thank you. Sorry ha, naka-live ka ngayon. Ano to? Lapu-lapu? Lionfish. Lionfish, guys. Parang lapu-lapu, di ba? Yun, masarap na masigang. Oh. Lionfish. And then sea urchin. Sea urchin. Ganyan pala, oh. Oh, wow. Look at this. Ganda. Nadikit na siya, oh. Masarap yan na, ano, soup. Ay. Ano pala yun, Pap? Venomous pala yan. Oh. It's venomous. Oh, wow. Oh my God, look, 1985 versus on the field. 2018, look.
So, naging invasive sila. Invasive. So, delikado daw pala ito. Ano to? Nakakamatay. Nakakamatay daw siya. Yeah. Nakakamatay. So, parang ano. Ang ganda. Oh, look. Parang wing. Oh. Ganda, diba? Oo. So, dito to sa ano. Dito sa amin. So, iba-ibang species. Kakaiba yung ano nila. Yung mga oh, anemone pa lang tawag dyan. Tentacles. Pero yung mga coral reefs natin sa Pilipinas, yun pa rin ang isa sa pinakamagaganda. Pinakamaganda. Parang ano to, oh? Parang, alam niyo yung tenga-tenga na mushroom? Yung itim na hinahalo sa, ano? Hinahalo sa pansit. Ano pwedeng lutuin dyan? Grill. Paksiw, paksiw. Okay. So, ang ganda ng ano nila, ang ganda ng location nila. Tingnan mo tong ano, punong kahoy, oh. So, nakakatulong ang kanilang ano, root. Makikita din yung mga ganito sa ano, sa papuntang Cavite, guys. Diba? Yung root nila ganyan, oh. Pero I wonder kung ano to, kung salty. Kasi, baka salty yan. O, ano naman nandito? Ganda. Ito yung ano, there's no... That's the cobra. Juvenile king cobra. San to? Baka sa Pilipinas to. Okay, itong cobra man, nakakatakot kasi yung mga itlog nila, kapag na-hatch na, yung mga youngsters daw, kung kahit saan-saan na sila, they are on their own once they're born. Oh my God, hindi nakakatakot pala. Cobra. Tingnan nyo ang ano niya, oh. Kulay, meron pa dun. Nasa gilid. Ibang kulay. Yeah. Yung mas makulay na cobra. Guys, tignan ninyo ang kanilang habitat, oh. Ito yung ano, snake plant. Kaya pala tinawag na snake plant. Yan. Ingat kayo, ha. Kaya pala tinawag na snake plant. Tsaka yung mga ganyan na plants, oh. Mga binding. So, yan ang kanilang paborito na habitat, oh. And of course, yung mga bamboo. Tayo sa mga banga sa bakasok sa banga ng may banga. Okay. Natin alam yung nakaang doon. So brace yourself, guys. Parang tayo din, pag papasok tayo sa mga channel ng may channel, kailangan respetuhin natin sila. Just say mega loud shout out. Hello. Hello, everyone. Yun. Maging magalang tayo sa kapwa natin. Huwag tayong magbabas para hindi din tayo ibas. Yung mga ganon. Ayoko na ng mga ano? Daming ahas. Ayoko na. Ay, baka kaiba to. Sabay ganun, ha? Tingnan nyo yung ano niya, oh. Oh, kakaiba. Ano, nakakatakot, oh. Naku, diamond head. Ulit. Ito yung tinatawag natin na viper. Viper snake. Delikado to. Tignan nyo, guys, oh. May ano siya, may mga thorn. Oh, rhinoceros. Rhinoceros viper. Oh, ito ang kailangan natin. Yung daw, ano niya, look guys, yung venom niya, ginagamit din para sa anti-venom. A treatment for venomous snake bites. So, ito yun. So, kapag nasagat tayo nito, ang ginagawa nila actually is ano,
nakita ko sa TV eh, pinupurge nila yung ano niya, yung saliva niya yata yun para matanggal yung ano. At yun ang mailagay sa atin. But still, wala ka ng ano dyan pag nakagat ka niyan. Patay ka na. Tingnan nyo, oh, Diamond Head. Oh. Yeah, antidote pala siya. Pang anti-venom. Okay, tama na sa ano, tama na sa akin yung ahas-ahas. Hala. Akala ko tapos na kami eh. Okay, magbubukas ang ating door. Saan naman to? Napunta. Ay, ano yun? Ang ingay. Dito naman. Gila Monster. Gila. Python. Black-headed python. Black-headed python. Oh? Oh my God. So, pati mga cactus. Delikado din yung mga cactus na yan. Gila Monster at saka chakwala. Ay, ayun. Ang hirap namang tignan. Hi! Bearded dragon. Nag-ano yung kwan eh. Yung nagkakaroon ng ano ng natawag dito yung sa salamin. Mojave, Arizona black rattlesnake. So dito sa lugar, okay, tingnan niyo guys, oh. Tingnan niyo. Nagbalat. Balot kayo pala. Yun ang rattlesnake. Tingnan niyo yung ano niya. Tingnan niyo yung... Oh, they're mating. Mating season, guys. Don't do that. Oh. Baya mo. Para makita nila, oh. Diba? Nililingkis nila ang bawat isa. Pati alam ng asawa ko, oo, oh, oh, yan. Maglilingkisan sila, ganyan pala din, oh. So, at least... What privacy? Everybody's looking at it. Ayan pala. Ay, may isa doon, oh. Nagmamasid lang. Asan na? Yung isa doon, nandun sa ilalim. Walang pakialam sa mundo. Sige. Siyempre, malamig eh. Kailangan nila bawat isa. Okay. So guys, are you enjoying it? Nag-enjoy ba tayo? Mga ibon, masyado silang madaldal. Yeah, kaya, naku, labas na tayo. Labas na tayo, masyado silang madaldal. Ano eh, nasa mating season ng mga hayop dito. Hayop sa ganda. We can get it on. Let's get it on. Nako, Diyos ko. Alam mo, masaya na itong asawa ko kasi nakalabas na kami ng ano. Palabas na kami doon. Nakikita niyo yung mga kumakain. Ayun. Yung mata niya. That's a nice garden. Look at that. Oh, I like it to be that way. Ang ganda, guys. Ang ganda. Yung hindi siya talaga, ang atmosphere niya, is a zoo na nag-garden talaga. Ang ganda ng concept niya. And it's very entertaining at very educational. Very informative. And yung setting niya talaga nasa puso ng ano ng Carolina. Ganda. Meron din yung mga ano, meron din yung parang animal zoo siya na private owned. Ngayon, yung mag-asawang ito, mga donations lang yung panila, yung they're seeking for donations din para mapakain nila lahat yung mga
mga animals and kakaiba mga animals nila kasi while you're driving around, yung mga animals lalapit sa'yo. Ang lalaki nila, guys, minsan nakakatakot din. So, bibigyan mo sila ng pagkain on the spot. Pero, natatakot akong ano, magbaba ng windows kasi pwede nilang ano yun eh. Pwede nilang basagin yung sa bunganga lang nila. Pwede nilang basagin. The birdhouse. I'm tired, honestly. Yeah, so let's go. Anyway, you want to get a nice... No, this... look at that. One more time. Let's see yung ano. Let's see this flamingos. At saka yung bird nest nila. Let me show you guys. Yung... Oh, aren't they cute? Yan oh. Tignan ninyo. Ang gaganda. So yun yung mga bird nila, yung mga nest. They bury their eggs. Yun oh. So, yung nakatayo doon, yun yung mga nanay at tatay na binabantay. Couple oh. Nakatayo sa sarili nilang itlogan. Oh my God, ang ganda. Ay, nag-aaway na sila. Ayan oh. Yan yung tinatawag nating hierarchy. Kapag nagliligawan at nagagandahan sila sa isang babae, kailangan yan, ano eh, pagalingan, may the best man win. Ganda oh, di ba? Beautiful. Oh. Ang ganda naman kasi nila, guys, tingnan niyo oh. Oh, see yung iba? They protect their eggs. Ay, ang ingay na nila. Ayun, inupuan na nila yung itlog nila, oh. Yan. See? Take turn sila ng kanilang, ano, boyfriend o asawa. Ayun, nasan ang aking asawa? Nawawala o nagwawala. Dito tayo, lapit natin. Oh my God. Oh my God. Guys, dito tayo para makita naman ako. Oh my God, ang ganda oh. Ano kaya magagawa kung hawakan ko? Ay. Huh? Ay, away. Ay, ang ganda ng kanila oh. Nag-away na oh. Pinalayas yung isa. Pinalayas. Ay, ang cute. Ang cute nila. Ay, Lilibet Florendo. Oo. Si parang tayo din. O, yan o. Yung mga Maritesan, nag-aaway din yung mga iba. O. Yung mga mas maliliit, na mas less ang kulay. Ano yun, mga babae. Ito kakaiba siya, o. Ito siguro may sakit. Ibang kulay niya. Si ganyan ang kulay nila kapag hindi sila kumakain ng tama. Ayaw niya siguro pagkain niya. So, ganun ang kulay. Ang tangkad. Guys, yun know, ang tangkad, oh. Oh, that's tall. Parang giraffe na ibon. That's very tall. Kakaiba. Guys, marami salamat. Gusto nyo natin, feature na. Yeah, dito lang yan sa amin. Malapit lang sa amin. So mga yan, kahit mga ahas, kaya nilang patayin. Yeah. So napakaganda dito, guys. Napakaganda talaga. So walang amoy. Wala siyang amoy na amoy zoo. Did we go that way? Yeah, we've been here for a while. Oh. Oh, okay. Yeah, thank you. Thank you so much mga bagong members natin. Maraming salamat.
Actually, marami tayong mga kapwa vloggers na kundin na nagsusupport sa atin. So, maraming salamat. Please, supportan din natin sila, guys. And after ng live ko, pag-uwi ko, isa-isahin ko kayo. Group chat sa The Mayan, guys. Meron tayong mga marami tayong mga kapwa vloggers na nagpapalaro din. Gusto kong i-share sa inyo yon. So, maging active kayo din sa ating mga group chat para sa din, para makapagpa-entry din kayo. Dito naman, Asian Trek. Yan, Asian Trek. Penguin. Dito tayo sa Penguin. Guys, look. Video longer. Ay, gustong-gusto nila yung wave. Hi, Rich Mix Vlog. So, these are real. Here, guys. Yeah. Please, guys, connect with Rich Mix Vlog. Kaibigan ko din siya. Punta ninyo. Ay! Ay! Ang cute! Ang laki naman yan. Ay, pinabayaan na niya yung anak niyang lumangoy. Ay, gusto ko to. Oh, ang laki. Grande. Okay? Makakapuno tayo ng Espanyol dito. Grande. How do you say penguin in Spanish? Penguino? Gracias, amigo. Ayan. So, which one is your favorite here? They're pretty, right? That's a big one. They're swimming. Nako. Ay, bakit hindi to ano, oh? Parang yung nasa TV lang siya. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. Oo, pag naglakad sila, nakakatuwa. Pero ito. Ay, hi! Ay, it's cute. It's cute. Nakatayuhan lang yung isa. Iba talaga pag bata ka pa, no? Yan. Pero magulang ka. May rapon ka ng magganito-ganito. Marami ng body aches, body pain. Ayan. Ay, ang saya, oh. Ang saya. Ang cute-cute nila. Parang hindi, ano. Oo nga, eh. Nasaan na siya? Ay, ayun na. Pag ganyan yung itsura niya, para siyang yung isa tulog, binabantayan niya. Oh, ayan. Ala, ala. Andiyan yung mga juvenile penguin. Oo. So far, ang paborito ko, ito mga penguin, yung mga gorilla at saka at saka yung mga flamingo. Oh? Maliit pa sila. Oo, para silang ano, para silang dolphin. Yun yung pinakamalaki. Oy, tangka pa. O, oh, diba? Cute. Ay, ang ganda. Ang ganda, guys. Oo nga eh. Ayan, oh. Kulang na lang sa bitan ko ng ano, ng picture ko doon, oh, sa wall. Para sa mabahin. Bastos na talaga. Okay. O, ito, parang yung penguin to, oh, nakatayo din.
You're like the penguin there. Look, look. Parang yung penguin nakatayo, no? You're like the penguin. Nakatayo lang. That. And then yung mga bata, eh. Some like it hot. Wow. So, 17 species pala ang penguin. So, ito yung hari pala, king. Yan yung king. Yan yung meron tayo dito. Tapos yung mga little blue. Yan. Marami palang klase sila, oh. Ayan na, lahat na. Yan, 17. 17. Penguin Coast. So talagang ano, talagang symbiotic ang plants at saka animals. Lagi-lagi magkasama yan. Magkasama yan para sa nature. Ito naman, laki-laking bill. Ito yung tinatawag natin na, sa Asia to, sa Asia. Yung mga ano nila, hornbill. Ang ganda. Ang ganda, guys. Yeah. So, yeah, maganda. Thank you, Nati Zek. I hope you guys are enjoying our tour. We are exploring here. This is Chinese bamboo. Chinese bamboo. And let's see, what's this? Oh! May mga nest lang. Ganda! O, di ba parang sa likod lang ng bahay natin, oh. Ay! Yung plant na yon, that's the praying mantis na halaman. Yan, praying mantis na halaman. Na may magandang kulay niya. Variegated na may red, purple. This is pretty. Okay. So, explore tayo. Ganda. Ay, gusto ko yung halaman na yan, oh. Ay, what is this? Ay, akala ko, ano na yan, backflap na. Wow, ang dami. Ang dami mga animals. So, mga extinct na ito. Mga extincts. See? Bird. Bird of the same feather, flock together daw. Yan. I know. Well, we're both human, so we flock together. Okay, yung feathers nila, sabi dito. Feathers come in all shapes, color sizes, and serve many purposes. Flight, want, decoration, and camouflage. Ayan. Mahilig din pala ang mga birds na to, ng mga signature. Mahilig din sila sa branded, yan. Kasi mas makulay, mas maganda daw. Di ba? Parang bahay, kailangan may kurtina para gumanda. Kasi one time naging issue yan ng mga Christians. Bakit daw ano? Bakit daw kailangan mag-makeup? Bakit daw kailangan gumamit ng lipstick? Yun yung mga conservative, super conservative. Ang sagot naman ng iba, anong ginagawa mo sa bahay mo ba? Nilalagyan mo ba ng kurtina? Tapos sabi, siyempre, bakit? Anong purpose nun? Para gumanda. Eh di ganun din ang mga babae. Kailangan mag-make up para gumanda. O, di ba? Parang ganun lang yun eh. Guys, nakikita nyo yan? Yung cactus na yan? Sa Pilipinas, may tawag kami yan sa Ilocos. Yan tinatag natin na karimbuaya. Yan yung ano, yung mga dahon niya, kinachap yan ng maliliit. Tapos ilalagay mo sa loob ng ano, lechon manok, lechon baboy, lechon baka.
Tapos lagyan mo ng iba-ibang mga spices din. Ang sarap niya. Umaasim siya na tama lang. Parang tama rin na kamyas. Na, ang sarap niya talaga, guys. Pera biro. So yan yung tinatawag natin na karimbuaya. Hinahanap ko na yan matagal na, pero hindi ko alam kung yung mga nabibili dito na ano sa Spanish is the same or Mexico. Oh, Lord, mercy. That's so pretty. Nakakita na ba kayo ng ganitong halaman? Tignan nyo, oh. Look at that. Oh, ganyan palang itsura niya. Ayan, oh, parang fortune. So, okay, look at that. Ganda. Ay, ang ganda. Maraming klaseng ibon. Jessie, Jovelyn, Merly, thank you so much. Amazing, Charles. Sino pa yung mga nandito? Maraming salamat, guys. Andun na naman tayo sa Penguin. One more time, I'm going to walk. Bago tayo mag-ano. Walk tayo, parang... Ay, naku, Diyos ko. Ang lakad nila, oh. Ay, naku. Ay, naku. Hindi sila makalundang. Ay, naku. Ay, I'm so cute. Ang cute-cute. Ang cute-cute nilang lang. Lundag, lundag, lundag. Lundag. Ay, naku. Ay. Mas mabilis nilang lumangoy kaysa maglakad. Ala. Ala. Hindi siya makalundag. Go, 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 go. Go. Testing, testing pa. Ay, bumalik. Natakot sa tubig. Yung isa nakaganyan lang, oh. Freeze. Ay, inantay niya. Inantay niya, guys. Ay, naku. Ay, naku. Inantay niya. Oh my God. That's so cute. Oh. Oh, ito naman. Yan yung king. Palagi siyang nandiyan sa harapan, pero hindi naman lumulundag. Ganyan lang. Yung isa kakaiba, oh. Kakaibang itsura niya. At ganun yung ano niya. So, galing ang mga ito sa iba't ibang ano, sa iba't ibang dako ng mundo. Hi! Wait, wait. Yan. Oo. Ang cute-cute nila. Kahit maghapon ako dyan, maybe next time dyan ako mag-vlog. No? Pero, kung may ano dito, kung may signal. Oh my God! Mabubod, kahit may problem. Oh. Sa iba-ibang posisyon ng... Mm. Swan goose. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, guys. Ayan. Ay, naku, binantayan niya yung itlog niya, oh. Kasi may nagnanakaw. Yan. Parang ano din to, mga swan, I mean, meron kaming swan geese. Nagnanakaw na mga itlog ng may itlog, pati itlog ng mga manok, ninanakaw niya. Itlog ng mga ducks, ninakaw niya lahat-lahat. Kaya, nung ipinanganak lahat, nahats yung mga, nahats na yung mga itlog, yung mga anak niya iba-iba. May yung mga ducks at saka mga manok. Wala ni isa na anak niya totoo. Pero ninakaw niya lahat yon. Ngayon, siya nag-rear na magulang. Sinusundan na lang ng mga nanay ng mga totoong ano. Yung mga, may mga, ano ba to? Yung mga anak nila, kasi alam nila na itlog nila mga yun eh. Sinusundan lang nila yung geese kasi takot sila sa kanya kasi nananakit yung geese eh. Sinusundan lang nila sa likod. Eh ngayon,
time na para turuan nila sa pond na lumangoy yung mga anak niya, no? Ay nako, kawawang ano mga manok, nanunod sila kasi akala nila ano sila, gis din sila. Pero hindi manok, nanunod talaga. Ano meron? Living with bear. So tingnan natin ha. Yung mga bear nasa backyard. So kung hindi na sila takot sa mga tao, kailangan ano i-relocate. I-relocate sila. Wala, nagtago. Nagtago sila. So grizzly bear. Nagtago. Nagtago kasi mainit. So, ang dami nang nag-aantay. Oh. Ito siguro yung pinaka-sensation. Mas marami nag-aantay dito kaysa sa ibang animals. Pero siyempre, pag may bata ka, gusto mo yung mga, ano, mga pet. Pero ito kasing bear, sikat siya kasi stuffed toys, stuffed animal. Pero hindi pa nila alam ang danger ng ano, ang danger na living with bear. Pero marami na sa amin nakakita ng mga black bear. So, doon ako takot. I don't know if I can break for those bears. Yes. Wala, mayroon na akong bear, so hindi ko na siya mantay na lumabas. So, ang bear, ayan, so they will come out. Sandali. Ang nagawa nila ng pain. Guys, gusto niyo pa bang makita yung mga bear? Hi, Pearbrick Studio! Thank you so much for dropping your link. Yeah. Guys, you can him right now, but I cannot do that because I'm using my cell phone. I'm in the zoo. So, I'm going to see you, see your channel. I'm going to visit your channel later, Pearbricks. So, guys, do you wanna see the bear? Gusto niyong maantay? Naglalagay na sila ng mga pain eh. Pero gusto ko makita yung mga babies kasi yung maakyat sila sa mga wall. Let me know kung gusto niyo pang makita sila or let's proceed, let's keep going. Ayan na yung mga pagkain nila, pinakain na nila. So lalabas sila dyan. Ito yung mga ano eh, gladiator king. Minsan nakikita ko sila dito, dati ano, may wall lang na maliit, walang ganito noon. So this was just rapat yung mga workers na mag-tend sa needs nila. So yeah, ito meron to. I prefer here. Ang ganda, oh parang Utah. Ang ganda. Oh, okay, ganito yung ano mountain sa Utah. Ito naman yung mga baboon. Okay, mga baboon. Ayun, nagkukutuhan sila oh. Nagmamaritesan sila there. There's the wild baboon. Nagkukutuhan sila guys, ayan o, oh. Makikuto na lang tayo dyan. Ayan o, oh. Look. Ah, okay. Nako, ano, Amazing Charles. Lumabas na kami doon, hindi na kami makaantay. Mainit ngayon, for the first time. Dito sa, ano, 2024, ngayon lang nag-80. Ang 80 degrees, parang ano yung normal na init sa Pilipinas, pero dito mainit na sa amin yan. But during summer time, ano kami, nagkakaroon kami ng heat wave. Humihigit siya ng mahigit 100, 3 digits. Pag ganun, delikado na rin. Ay, ang sip naman ng mag-ina, oh, nagkukutuhan sila, oh. Yan, oh. Thank you so much, Amazing Charles. Yeah. So, nag-explore tayo dito. Dati ganito lang siya. And then,
Ang ganda ng ano niya. Guys, sandali. Kita ko sa inyo yung wall. Kita ko yung wall, ha? I see it. Ang ganda. Yung wall niya, mas maganda sa bandang umaga o bandang hapon kasi makikita mo yung red. Yung red na rock. Ang ganda ng pagka-build. Tsaka walang amoy. Super. Super linis siya. Ay, may naglalakad doon. May naglalakad. Ayan. Ah, nakikita ko yung puwet niya. Ayan. Laki ng puwet. O, tignan natin kung ano to, lalaki o baba. Parang kakaiba yung pet niya, oh. Oh. Ang cute. Ang cute. Okay, guys. So, para tayong nasa Wyoming or Utah. Alam mo yung mga western movies? Parang ganyan ang style niya. So, kids are really, having fun. Yeah, they're really having fun dito sa zoo. Kasi napaka kid-friendly ng zoo dito. At walang kaamoy-amoy. Sobrang linis. And then may mga train din. Kaso, nagtipid kami eh. Nagtipid kami. So, mga lions. Oh, kitty cat. Oh, no. Ayan, ang gaganda ng mga ano eh. Ang gaganda ng mga halaman. Tulip. Mga ordinaryong tulip. Sobrang init, sandali ha. Nainitan yung ano ko. Let's go this way. Oops. Yeah, that's okay. It's my fault. Mainit. Sandali guys. Doon ako sa ano. Doon ako sa... It's very hot. Dito tayo sa ano. Like, but bat it or something. They're just chillaxing right now. So, we're not going to bother them. But instead, we'll just keep on walking. Maybe we can find our way back. So, I don't know if we are going out or still getting into. Or getting into. Ay, punyeta. Parang hindi ko na kaya. Andali. Ay, ang ganda guys. Oh, parang... Naku, lowbat na tayo. Yung ano, bahay kubo na ganito, tingnan ninyo, oh. Tingnan ninyo, ganda. Diba? Yung may ganyan, oh. Oh. Parang, ay, gusto ko kong ganito. So, tingnan natin ang ano niya. Kasi sa akin, tinitingnan ko kasi parang may idea. Yeah. Kasi gusto ko yung ganito na concept. And tiger. Oh my god, that, there you go. One shot. Ganda ng ano niya. Habitat niya. Oh my god. Kaya hindi siya ano, hindi siya parang hindi siya malayo sa kanyang former habitat kasi okay siya dito. Talagang magandang pagkagawa. Oh? Hi, Miss Quirky Lily. Welcome back, Miss Quirky Lily. We dropped your link and we will visit you guys. Ay, ano siya? Nagtago na. Nagtago na. And one time, ano? Nagpunta kami sa bird paradise, parrot paradise, or bird, yeah, bird paradise. Ang lalaki! Grabe!
ang lalaki mga ibon. Pinagtutuka yung ano ko. Pinagtutuka yung bracelet ko, yung quintas ko. Yung pala, pag pupunta ka sa mga ganyan, huwag kang magsuot ng mga jewelry, lalo na kung pearl. Ay, ang ganda oh. Ang ganda. Hindi ka pwedeng magsuot ng ganon kasi tutukain na kala nila pagkain. Kala nila rice. See, it's also an amusement for the kids. So this is really pretty. So if you wanna have fun and just leave your lorikeet feeding. Ay, nako. Ano naman to? Koala. So, punta tayo ng Australia. Nako. Hindi na kaya ng aking baterya. Okay, let's... Nasaan ang tabo nila? Oh, there. There's the koala. Basta tabo si koala. Oops, rock climbing. Oh, can we do that? Rock climbing, guys. Pag-uwi ko ng Pilipinas, mag-rock climbing mga ano, mga senior citizen. Yan. So, maganda dito, guys. Amusement. Ito may amusement park. Ang hinahinay ng maglakad ay ano na ako? You wanna sit there? Okay. So, enjoy, ano, enjoy this day, guys. And Pinas, good night and thank you so much for bearing with me. Thank you so much for accompanying me for the exploration of this beautiful zoo, animal zoo and garden. Oh, where? Narinig niyo yung sinabi ng asawa ko, take the ride and the train will take us to the botanical garden. E paano naman tayo makaka-ride dun? Sabi niya kanina, sayang. Lagi na lang ano, may mga bayad. Yeah, I want the zip line. Or this one, I think I can do that. Honestly, I can do that. Pero, baka ma-stuck ako sa taas. Ma-stuck ako sa taas. Kukuha sila ng bumbero. Yeah, thank you so much, guys. And hindi pa dito tapos yung ano natin, kaya lang yung mga pahula natin. Ang init eh, habang naglalakad ako, naubusan ako ng hangin sa kamunga eh. Hindi pa tayo tapos dito, pero pwede tayong maghula at spin din sa next natin naman. And for those yung mga nagbisita dito na mga bago na nag-stay, pwede natin silang bigyan ng mga libreng ayuda. Okay. Guys, maraming salamat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Miss Lynn, yung founder. Lynn Italy. Mega, mega loud shout out. Happy Easter. Kamsat. Please guys, connect with each other. Bisitahin natin ang ating mga supporters din at ang ating mga co-vloggers na laging nagsusupport sa atin. God bless you guys. May God bless you. May God's face shine upon you. And happy, happy Easter to everybody. So, we're still resting for the exploration. And thank you. So, me and my hubby are and kung si Lily parang dyan pa siya, guys, bisitahin natin ang kanyang channel. Bisitahin natin. Maraming salamat, Jovelyn, Mylene, Jessie. Okay. Yung mga hindi pa, ano, yung mga kailangan ng pa-member, dun sa susunod nating spin, pwede tayong ano dito. Kasi meron na kayong entry eh. So, maraming salamat. God bless you again. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. And don't forget to share our life.
Okay, share your life, please. Bye-bye na.